Catholic Crusade Ministry headed by the head servant, Sir Paul San Pablo Alima, at saka sa kanyang mga kasama na sila Sir Junard Carbonello, at saka si John Sir Alvin Sanchez, no? At saka sa lahat ng puwersa ng Seventh-day Adventist Church, especially to the 777 Calvary Brigade, at saka sa lahat ng puwersa ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church, welcome, welcome sa ating Defensoribus Billum, puro kamatuuran Defensoribus Billum, at saka punto por punto religious debate. Okay, so proceed na tayo sa ating rules and regulations. So rule number one, mag-focus lang tayo sa tema. So uulitin natin mga kapatid, yung tema na pag-didebatihan ng ating mga kapatid is resolved that the Sabbath is Saturday still exists for the Christians according to the Bible and references. So yung number two natin, dapat respetuhin yung moderator. Kapag sinabi ng moderator na moderator's time, kailangan lahat ng dalawang speaker natin from affirmative to negative, titigil sila sa pagsasalita para maareglo sila or ma-cater sila ng moderator. Number three, ang lahat ng katanungan, ang tanong at sagot ay meron isang minuto, no? Pero kapag hindi aabot ng isang minuto yung tanong mo, magbigay ka ng palatandaan, ikaw ay tapos nang magtanong. Sabihin mo ang pakisagot. Kapag ikaw naman ay sumasagot, tapos yung sagot mo ay hindi aabot ng isang minuto, sabihin mo lang na yun lang ang sagot ko. Okay, rule number four, categorical question should be answered first categorically. Kapag yung sagot natin, yung tanong kailangan sagutin muna ng oo at hindi. Kailangan mo nang sumagot ng oo or hindi, then before ka magbigay ng 1 minute. Okay? So yung rule number 5 natin, so huwag kalimutan na ito ay religious debate mga kapatid. Kaya walang atake personal, no? Atakihin lang yung mga argumento, yung mga fallacy or mga sa Bisaya pa, mga bakak na mga tanong, no? So number 6, yung sagot natin, yung video o record natin, hindi pwedeng editin na gagawin katatawanan yung mawala yung religious essence nito. Number 8, lahat ng version ng Biblia ating tatanggapin, 73 books ng Catholics at saka 66 books ng Catholics, anang non-Catholics, pero kapag duda ang ating isa sa mga speakers sa ginagamit na Bible is fake, kailangan magpakita through screenshot, or meron man tayong screen sharing, pwede tayong mag-screen share, no? Tapos rule number 9, kailangan magdeklara ang moderator na hindi sinagot ang tanong bago siya pumunta sa ibang tanong. Ibig sabihin nito, yung rule number 9, effective lang ito kapag nag-follow tayo sa rule number 10. Kasi yung rule number 10 natin, lahat ng katanungan ay dapat naaayon sa ating tema. So ibig sabihin ito, napamahayag mo man o wala, as long as yung tanong mo is yung katanungan mo is nasa tema, tatanggapin natin, no? Ulitin ko, yung rule number 10 natin, lahat ng katanungan dapat naaayon sa tema. Okay? So, napamahayag mo man o wala, tapos tinanong sa'yo, kailangan i-apply natin yung rule number 9. So, yung last rule natin, lahat ng standard references tatanggapin. Tapos, pero kung duda yung isa sa mga speakers na fake yung pinakitang standard na references, kailangan magpakita siya through screenshot or screen sharing or whatsoever na anong paraan niya para mapakita yung ebidensya niya, no, na totoo. So tapos yung ano natin, yung meron tayong 10 minutes na constructive presentation, mauuna si Brother Guillier. Tapos meron tayong first cross examination na gagawin ng negative to affirmative ni Brother Jando. Tapos yung negative stand naman ni for 10 minutes ni Brother Jando, then another cross examination
na gagawin ni Brother Gilierto, Brother Jando. Yun ang first part sa ating debate. So second part natin, meron tayong rebuttal. Una yung affirmative with 5 minutes. Tapos another cross-examination na gagawin ni Brother Jando na 5 minutes din. Then another 5 minutes na rebuttal, negative rebuttal by Brother Jando. Then another cross-examination na gagawin ni Brother Gilliard pa kanya, no? Then sa final stand natin, una yung negative si Brother Jando. Then last na magbibigay ng final stand yung affirmative natin from Seventh-day Adventist Brother Gilliard. So nagkakaintindihan ba tayo Brother Jando at saka Brother Gilliard? Okay bro. Ready na. So, Brother Gilliard from affirmative side, ready ka na sa iyong 10 minutes constructive presentation? Timer, ready na yung time natin? Yes po, ready na po. Dahil ready na yung time natin, magsisimula si Brother Gilliard, kasabay yung oras pag nagsasalita na si Brother Gilliard. Go ahead, Bro Gilliard from 777 Calvary Brigade of Seventh-day Adventist Church. Okay, magandang umaga sa inyo na magandang hapon sa inyo lahat, mga kapatid. Ang aking part po ngayon ay affirmative. Itataas ko po ang tema na i-resolve ko po na Saturday Sabbath ay still exists at ito ay para sa mga Kristiyano. May mga rason ako, mga kapatid, kung bakit ang Saturday Sabbath ay nananatili at ito ay para sa mga Kristiyano. Una, dahil nilalang ng Diyos ang sanlibutan sa loob ng 6 na araw at pagdating sa 7, ito'y kanyang binaspasan. Genesis 2, talatang 2 hanggang 3, by the seventh day, God has finished His work. And so He had rested, God blessed the seventh day and made it special because on that day, He rested from His work. May tatlong bagay ginawa ang Diyos ito. Pinagpala, pinahingahan, at ito'y binanal. So declared by God yan kasi tayo mga mabababang nilalang tayo ng Diyos eh. So ang gagawin natin, papakumbaba tayo kung ano ang gusto ng ating Ama na nasa langit. Exodus 20, versikulo 8 hanggang 11, ito yung binigay doon ang kautusan kasama po doon ang Sabbath na remember the Sabbath day to keep it holy. Bakit remember? Kasi sa loob ng 400 years na alipin sa Ehipto ang mga Israelites. At that's why nakalimutan nila, mga kapatid. At kasama dito, hindi lang Israelites, kasama dito mga dayuhan. Okay. Kasama po dito mga dayuhan, mga kapatid. Kasama po dito ang mga dayuhan. No? Kasama dito ang mga anak na lalaki, anak na babae, at mga bisita. At pati hayop, bigyan din natin ng kapahingahan, no? Kasi kung alipin ka, mga kapatid, wala kang kapahingahan, di ba? Okay, 20 verse 8. Remember that the Sabbath day belongs to me. You have 6 days when you can do your work, but the seventh day of each week belongs to me, your God. Declarative sentence ito ng Sabbath ay hindi sa atin, kundi sa Diyos. At dapat dahil mababa tayo, sundin, igalang natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kagustuhan. Okay, not you, your children, your slaves, your animals, or the foreigners. Mga ibang lahi ito, mga patid. So dito, malalaman natin na ang mga taga-ibang lahi kasama din pala sa Sabat. Oh. At saka Marcos 2:27, alam ko na si Brother Jando ay dating Adventisto. Alam na niya na itong mga argumento na ito ay mahirap niyang tibagin sapagkat si Kristo mismo ang nagdeklara na ang Sabbath ay ginawa ng dahil sa tao. So, magpasalamat tayo kay Kristo, binigyan tayo ng rest day. Kasi hindi atin ang tingin niya sa atin, mga kapatid. Okay, ito. Unang rason, creation. Ikalawang rason, silyo, na ikaw ay espesyal at ikaw ay kanya. Okay, Ezekiel 20:12-20, sabi doon na ang Sabbath ay para sa aking sambahayan na ako ang kanilang Diyos at sila ang aking mga bayan. So ibig sabihin, mga batid, ang Sabbath, silyo, marka
na ikaw ay may ikaw ay pinagmamay-ari ng Diyos at ang Diyos ay iyong Diyos. Okay. So may marka, may silyo, special ka kapag may silyo ang iyong kaluluwa. At ito mga kapatid, sa bayan ng Diyos, ang dami kong narinig na ang bayan ng Diyos, Israel lang, basa tayo dito sa Roma, na may bayan pala din ang Diyos, gagawin pala niyang bayan ng Diyos, ang mga taga-ibang lahi, sa, dito sa 11:17, sabi dito, 11:17, ang mga Hudyo ay tulad sa isang puno ng olibo na pinutol ang ilang mga sanga. At kayong mga hindi Hudyo ay tulad ng mga sanga na ligaw na olibo at ikinabit bilang kapalit sa mga pinutol na mga sanga. Maraming pinutol, yung mga Hudyo na hindi tumanggap kay Kristo, yung mga Pariseo, Eskriba, yung pati yung pagsasabat ni Kristo, binibigyan pa nila ng ibang pakaulugan because they are inspired by Mishnah Sabat. Hindi turo ng Diyos yun. Yun ay turo na may halo yung personal nila ng pagkaunawa. Yun ang na-abolish. Na yun ay base lamang sa kautusan ng tao. Mga kapatid, ang sabi dito sa Roma 11:17, ikinapit tayo mga hindi Hudyo doon sa puno ng Panginoon. Si Kristo ang ating puno. Si Kristo ang ating modelo. O, ano ba yung ginagawa ni Kristo? Alam nyo na yan, di ba? O ito, sabi dito sa Roma 2, may mga sumusunod pala ng mga hindi Hudyo sa kautusan. O ito, Roma 2:28-30. Ha? Sabi dito, Roma 2:28-30. Ang pagka-Hudyo ng isang tao ay hindi dahil Hudyo ang kanyang magulang at uli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay mga taong nabago ang puso sa pamamagitan ng Espiritu. At hindi dahil tuloy siya ayon sa kautusan, ang ganyang tao ay pinupuri ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. Si Kristo, Hudyo yun. Siya ang founder ng Christianity. So ano bang lifestyle ni Jesus? Susundin yun ng kanyang bayan. O ito pa, ang sabi nito sa Roma 9:24, na mayroon pala siyang tatawaging bayan niya sa ibang hindi mga Hudyo, Roma 9. Ibig sabihin mga kapatid, ang Sabat, Saturday, para din yan sa mga Hintil o Kristiyano. Bakit? Babasahin ko mga libro ninyo ha. Okay, ito magiging dilema ng aking katunggali. Dahil sa dami-daming mga susuporta sa Adventist na nasa Catholic Church. Okay, mga matataas pang ranggo. No? Okay, ito 9:24. Versikulo 25, sabi ito, ito'y walang iba kundi tayo ng mga tinawag niya, hindi lang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga hindi Hudyo. Ito ang sinabi ng Diyos sa aklat ni Hoseas, ang dati kong mga tao ay tatawagin kong mga tao ko, mga dati kong hindi tao ay magagawin kong tao ko, at dating hindi ko mahal ay mamahalin ko. At masinabihan kayo, hindi ko mga mamamayan, ay tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Ibig sabihin mga kapatid, pag ikaw ay tinawag ng Diyos, kung anong gusto ng Diyos doon sa Hudyo, makikisabay ka kasi hindi ka pwedeng special dito. Ang Sabat ginawa sa tao. Ang Kristiyano, tao hindi. Sabi niya sa akin na hindi siya tao. At ito mga kapatid, babala na ito. Bibigay ko na ito yung mga pan ko. Ezekiel 22. Bakit tinatawag ko itong Operation Bulldog? Bakit ang hindi pala nagtuturo patungkol sa Sabat, mga kapatid, ang tawag sa kanila aso? At kung ikaw ay dati sa Panginoon, sinuka mo ang katotohanan, ang banal na kautusan, sinuka mo, tatawagin ka na aso na kumakain ng sariling suka. At pagdating sa Revelation chapter 22 verse 13-16, ang aso ay hindi makakapasok doon sa New Jerusalem. New Jerusalem eh. Ano bang Old Jerusalem? Sabbath keeper sila. Ano bang New Jerusalem? Yun ang hinihintay na natin. Mga bilang mga tinawag ng Diyos mula sa kadiliman, oh, sabi ni Pedro mga kapatid, basahin mo natin itong 56. Ito ang sinabi ng Panginoon, pairalin ninyo ang katarungan.
at mapalad ang mga taong gumawa nito na mga sumusunod sa ating mga ipinagagawa sa araw ng pamamahinga. Mapalad din ang mga taong hindi gumagawa ng masama. Ang bawal sa Sabat gawin yung masama. Mateo 12:12, o ayon sa kautusan ang pagligtas ng buhay at paggawa ng mabuti sa araw ng Sabat. 1 minute. One thing is, si Kristo ay sumusunod sa kautusan ng Ama. 14:15, kung mahal ninyo ako, sundin ninyo ang aking utos. 15:17, huwag niyong isipin na ako'y pumunta dito sa lupa upang wakasan, sirain, o hagupitin ang kautusan. Mananatili ang langit at lupa ni Kudlip, ni Toldok, ay hindi mawawalan isa ang kautusan. Kung sino man ang nagtuturo sa inyo na wala ng kautusan, siya ay huli sa kaharian ng langit. At kung sino ang nagtuturo sa inyo na ang kautusan, tungkol sa kautusan, siya ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Ganyan kasimple, mga kapatid, no? Excuse me. Time. So sabi time. Nito sa Ezekiel. Okay. Time na? Yes, time? Brother Gilliar, time okay. Na po. Okay. Okay. Sige, okay, tanong. Maraming salamat Brother Gilliar Pacanya ng Seventh-day Adventist Church at saka isang founder ng 777th Calvary Brigade. So maraming salamat sa iyong presentation, Brother Gilliar. Okay. Brother Jando Alabado from Catholic Faith Defender Team Maria, ready na bro? Ready na bro. Timer 10 minutes, ready na? Ready na po. Okay, dahil ready na ang timer natin, ready na ang negative natin. From negative side, Catholic Faith Defender Team Maria, go ahead, Brother Jando Alabado. Unang tanong ko kay Brother Gilliar, ginamit niya Exodo chapter 20. Tanong ko, tinatanggap ba niya sa verse 2 na ang inutusan dyan ay yung inilabas sa Ehipto o hindi? Okay, Exodo chapter 2 verse 20, verse 2? 20 verse 2, tinatanggap mo ba sa Exodo chapter 20 verse 2 na ang inutusan dyan ay yung inilabas sa Ehipto? Okay, ang sagot ko po, kasama ang foreigners na mga hindi Objection moderator. Yes. Objection moderator, categorical po yung question. Okay. Categorical po yung question. Okay, noted. Bro Gilliar, meron tayong rule number 4, categorical question should be answered first categorically. Sagutin mo na categorically. Categorical, meron ka pang naiwang mahabang panahon, Brother Gilliar. Yes, meron ka pang 1 minute, no? Okay, go ahead, Brother Gilliar. Ang hudyo, kasama ang mga foreigners. Oo, kasama ang mga foreigners. At sinabi ni Kristo, Marcos 2:27, ang Sabat inawa sa tao. Kung hindi ka tao, hindi para sa iyong Sabat. Nasagot ang tanong. Okay. Second question, ginamit mo yung tagkatagang foreigner. Tanong ko sa iyo, yung foreigner bang na sinasabi mo ay live in their country? Oh, kasama nila. At sila din ang gagamitin one day na ikalat ito sa buong mundo at i-share sa Mateo 28 versikulo 19 na pumunta kayo sa buong mundo, sa buong bansa at ituro ninyo ang lahat ng mga bagay na itinuro ko sa inyo, gawin mo silang disipulo. Silbi, kasama na nila yan. Pag ikaw ay tinawag ng Diyos, sasama ka talaga sa kanila. Pag hindi ka tinawag ng Diyos, dalayas ka. Mag-isa ka, wala kang Diyos. Okay, next question. Next question. Tinatanggap mo ba ngayon na ikaw ay foreigner sa kanilang country? Tinatanggap kasi tayo ay mga hintil, mga Pilipino. Objection, pero, moderator. Objection, moderator. Yes, objection. Pakitain po. Moderator's time. Moderator's ang time. Tinatanong ko po kay Gilliar, tinatanggap ba niya na siya ay foreigner sa country of Israel? Okay. Objection time, Typemer. Anong oras dyan sa pag-objection? 8 minutes and 25 seconds. Time remaining sa sagot ni Brother Gilliar? 8 minutes po. 8 minutes and 25 seconds. Foreigner nga ako. Sandali, Gilliar. Time remaining ni Brother Gilliar na naiwan. Eight minutes yung isang minuto, bro. Yung kang Gilliar lang, yung pagsagot.
ano po, nasa 25 seconds pa lang po kasi okay, so yes kasi yung 25 seconds meron pa siyang 35 seconds to complete his 1 minute. Brother Gilier, paki sagot ng categorical. Time pause muna, Brother Jando, ulitin yung sagot para baka hindi nakuha ni Brother Gilier. Ulitin na lang. Meron ka pang 35 seconds to complete your 1 minute. Brother Gilier. Eh baguhin ko na lang, bro. Tinatanggap mo ba, Gilier Pacanya, na ang foreigner na sinasabi sa Exodus 20 verse 10 ay naninirahang kasama ng mga Israelita sa Israel? Oo o hindi? Okay, sagot. Eh tinatanggap ko yan kasi ang mga foreigners, nakasumpong sila ng liwanag sa Panginoon. That's why kasama sila. Next. Ito pa yung sagot ko. At ang foreigners is, huwag mo na, masapa ko. At ang foreigner, tao. Sabi ni Kristo Marcos 2:27, ang Sabado ay para sa tao. Time. Okay, next question. Next, sinasabi mo kanina na ikaw ay foreigner o naninirahan kasama ng mga Israelita sa Israel. Kailan ka nakatira sa Israel, bro? Okay, ang tema niya, wala na yung question na, lumalayo na, pero... Objection, moderator. Pero kung may mabasa ko dyan, John, napaki ang absent. Objection, moderator. Talo ka na. Moderator's time. Ang tema po niya is ang Sabat na Saturday is for Christian. Ginamit niya Exodus 20 verse 10. Kaya hindi labas sa tema yung ano ko tinatanong ko sa kanya. Paki-roll out, moderator. Okay, so bro, kanina sinasagot mo mga hintel, no? Ngayon, mas klaro lang yung tanong ni brother Jando directly sa iyo, brother, kasi ikaw man yung affirmative ngayon. So, isang paraan ito ng pag-negative niya, brother Gilier. So, paki-sagot yung tanong. Okay, sagot. Kasama ako doon. May talata ako, huwag ko muna mag-react dyan doon dito sa salita ng Diyos. Gusto ko nga issue down to eh, pero ayaw na lang, sige na lang. So sabi dito sa Deuteronomy 29, versikulo 14-13, gusto ninyong mapatunay na sa inyong araw na to, kayo ay mamamayan at siyang Diyos ninyo. 15, pero hindi lang kayo na nakatayo ngayon dito sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos na saklaw ng kasunduan ito at utusan, pati ang lahat ng hindi pa ipinanganak dito o hindi pa ako pinanganak dito, kasama na ako sa kasunduan at pangako ng Diyos. Okay. Ako'y tao, sabi mo ito sa Sabat sa tao. Sunod na tanong. Mabibigay mo ba sa akin kung sinong Kristiyano ang kasali sa inutusan sa Exodo 20? Kung sinong Kristiyano ang inutusan sa Exodo 20? Okay. Moderate first time. Makakalusot ako dyan. Okay, continue. Kasama doon ang absent. Ang Christian doon absent. Pero si Kristo nandoon na bilang Diyos. Kasama doon ang absent. Di ba nasabi ko na yung talata sa Deuteronomy 29, talatang 15. Kasama doon sa kasunduan at kautusan ang mga wala doon. Ang mga Kristiyano, hindi pa nabuo, is kasama doon. Nasagot ang tanong. Next question. Ayon sa tema mo, para sa Kristiyano, pero wala ka maibigay na pangalan. Tinatanggap mo ba yon? Walang pangalan, kahit walang pangalan, pero kasamang absent. Kasama si Pablo, absent doon. Kasama si Pedro, absent. Kasama ako, absent. Pero kasamang lahat ng absent na kasaklaw ng kautusan na ibinigay ng Diyos sa Israel. Nasagot ang tanong. Next question. Paano papatunayan yung tema mo kung wala kang maibigay na pangalan sa akin na Kristiyano kasama sa inutusan? Yun nga sabi ko sa iyo, kasama ng Kristiyano doon. Common sense dyan doon. Gamitin mo naman yung common sense mo. Kasi ang Biblia, kakalaban sa iyo, pero gusto mong mabasa? Inutos yan? Heto, pasyong mahal. Ang gusto mo talaga? Heto, pasyong mahal. Sabi sa page 5, at sa Genesis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo, nitong Diyos sa totoo, na arawan, Domingo, inutos, sinisiyasat ng santang iglesyang dilag. O, inutosan pa kayo?
Ilan taon sa nasa tayo kung siya dilan? Anim na araw, bago niyari ang mundo. Time. Ano ginawa ang tao? Ito yung napasun sa atin, ang Sabat. Time, time. Time, time. Next question. Ito. Nung iutos ang Sabat sa mga tao, may Christian na ba ng panahon yun? O wala pa? Ito nga o. Yan do, sa inyong libro, sa Pasyong Mahal, Santang Iglesia nila, inutusan na siya na manghili ng Sabado. So, kung kukontrahin mo ito, kung maghanap ka pa ng pangalan, kung kinukontra mo si Artemio Casas at si Monsignor Jose Jabilianos, kasi naniniwala sila eh. Doon pa sa creation, inutusan na ang Santang Iglesia nila manghili ng Sabado. O ito. Ganda na sa picture. Objection, moderator? Yes, objection. Appeal, time post. Appeal ba sa rules ang mukatawag walay katawanan? Wala man na sa tong rules. Wala po na ito gibutang, wala po na ito nagisabutan. Basig nalipay lang siya, bro, no? Basig nalipay lang siya. So, padayon lang ito, bro. Padayon lang ito. Okay, next question. Sabi niya kanina na yung kasunduan daw ibinigay ng Diyos sa tao kahit wala pa doon, kahit absent doon. Tanong, ayon sa Biblia, kanino ibinigay ang kasunduan? Okay, ayon sa Biblia. Pero may paliwanag ang inyong Reverend Father, bro. Sabi dito sa Ten Commandments page. Dito sa Ten Commandments, bro. Ang sabi dito, the Ten Commandments, kasama doon ang Sabat, ha? Was given to all men. Sagot. Tinatanggap mo ba ang... The commandment was given to all men. Okay. So, explanation ng buwan to, Reverend Ninyo, Reverend Father, ang paliwanag niya, ibinigay lahat yun sa tao. So, mga libro lang ninyo ang kakalabas sa inyo. Sabihin mo, mali ito si Reverend Father Paolo Perno. Okay. Maghanap ka ng ebidensya na mali siya. Okay, next question. Sabi mo, declarative galing sa Diyos ang utos. Ayon sa Exodus 20 verse 10 na ginamit mo kanina, tinatanggap mo ba na ang inutusan na foreigner ay kailangan nakatira sa kanilang lugar, sa Israel? O tutol ka doon? Kahit hindi nakatira sa kanila, basta sumusunod ayon sa konsensya. Kasi may kapangyarihan ng Diyos na ituturo niya through conscience. Diyan do, kumonsensya. True conscience, kung malayo siya, sumusunod, eh, ano bang paki mo? Pero kung nandyan siya sa kasama ng Israel, matik yan, magkasama siya kasi magkapariyo nga sila eh. Nasagot ang tanong. Ginamit mo kanina Ezekiel 20:20. Tinatanggap mo ba na ang tinutukoy dyan na bayan ayon sa verse 9 ay Israel? Kasama din ang Gentiles do dito sa Isaiah 56, thus, blessed are the Gentiles. Ano yan? Katolik. Objection, moderator. Katolik Living Bible. Yes. Objection, moderator. Okay. Sandali. Moderator's time. Objection time. Categorical. Categorical po ang question. Tinatanong ko po siya, moderator, na yes. Tinatanggap ba niya na Israel ang tinutukoy sa Ezekiel 29 hanggang 20? O okay, hindi. Timer, anong objection time diyan? 2 minutes and 7 seconds po yung natira sa affirmative. 2 minutes and 7 seconds yung natira. Okay. Brother Guillier, categorical muna, bro. No, rule number 4, rule out natin yung rule number 4. Sagutin muna categorically. Paki-ulit na lang yung tanong, Brother Jando, baka hindi masyadong nakuha. Ulitin ko yung tanong. Tinatanggap ba niya na yung inutosan doon sa yung tinutukoy sa Ezekiel 20 na ginamit niya ayon sa verse 9 na Israel, oo o hindi? Okay, ako sasagot ako, ha? Pag ako sumagot, kumplito ang kwento. O siya, kay Pupol kasing kwento. Ang sagot, oo, kasamang hintil. Basa. Isaiah 56, verse 6. As for the Gentiles, the outsiders who join the people of the Lord to serve Him and love Him and are His servants and don't desecrate the Sabbath and have
accepted the covenant of promise. I will accept the sacrifice and offerings, for my temple shall be called a house of prayer for all people. Sagot ang tanong, for all people ha, ayon sa Catholic Living Bible. Huwag mo lang kontrahin kasi ang kalaban mo rito si Reverend Gulner at si Forsley. Okay, one minute remaining. Okay, next question. Okay, bro, Jando. Yes. Two questions, bro. Last two questions. To okay. Complete our 1 minute. Attendance. Okay. Tinatanggap mo ba, Gilyar Pacanya, Deuteronomy 5:15, na ang Sabat ay inutos doon sa inilabas sa Ehipto? O hindi? Okay, ito ha. Kinuha yan sa Exodus 20 verse 8 bilang paala. Remember, kasi objection moderator. Nila, eh. Objection yeah, moderator. Objection, go ahead. Objection moderator. Kasama po rin niya doon dyan doon. Okay, kadali lang. Sandali lang, Gilyar. Gilyar, pag may objection, mag-stop ka na lang. Huwag mo nang hintayin na mag-moderator's time pa. Ah, grabe. Sure dyan. Okay, so... Objection, go ahead. Ang isa sa mga rules natin ta moderator na kapag categorical ang questions, sumagot muna ng categorical bago magpaliwanag. Ang ating kapatid na parang natataranta na yata, hindi sumasagot ayon sa rules natin, ano? Paki-roll out, moderator. Okay, nataranta do, ayaw mo okay, na sumagot ko. Okay, sandali, bro Gilyar, no? Kasi alam ko naman bago yang microphone mo. Relax sabi ka lang. Sabi niya nataranta daw ako. Okay. Sandali lang. Hindi ka pa pinapasagot, bro. Sandali lang, moderator's time. Rule number 4, brother. Meron tayong categorical question. Should be first, no? Should be first. Answer categorically. So, categorical una, then 1 minute explanation. Okay, so brother Jando, yung first sa last two question mo, ulitin mo na lang, bro. Baka hindi na naman nakuha. Okay. Okay, para maliwanag. Next question. Tinatanggap mo ba na sa Deuteronomy 5:15 ang inutusan na mangilin ng Sabat ay yung inilabas sa Ehipto? Oo o hindi? Kasi diyan ay pinapaalala, remember? Objection. Oo, pinapaalala yan. Uli sa kanila. Oo. Hindi na magpapasagot. Okay. Nataranta na. Go ahead. Masagot ako. Go ahead. Oo, kasi naalipin nga sila doon sa Ehipto, pinaalala ulit yung Sabat doon sa creation. Nakasama ang foreigner doon na magkaroon din ng kapahingahan sa kanilang kaluluwa at pagsamba. Ayon sa inyong libro, huwag mong kontra yung libro nyo, ito, libro ng isang Reverend Father, Paolo Perlo, na ang Sabat ibinigay din pala at ang kautusan sa buong tao. So, pinaalala dyan do. Remember nga eh. Remember! Sagot ang tanong. Okay, last time. Question, brother. Time na daw. Last question, bro. Time na daw. Yes. Nagbigay ako ng dalawang question. Okay. Meron ka pang isang question. Last question. Tinatanggap po ba, Gilyar, sa Deuteronomy 4:2 na huwag dagdagan ang utos at ayon sa utos, yun lamang hintil na nasa loob ng Israel ang kasama sa Sabat? Oo o hindi? Kinuha mo nga yung kautosan. So ikaw ang may atraso sa Diyos. Objection, moderator. Ang sagot ko ito. Okay. Objection. Sabi nga dito sa inyo, bro. Bro Gilyar. Ang kautosan para sa lahat ng tao. Bro Gilyar. Okay, so Bro Gilyar, 1 minute, no? 1 minute, meron kang 1 minute, but we need to apply first the rule number 4. Categorical question should be answered first categorically. Okay? So, categorical muna, Bro Gilyar, yan lang yung objection ni Brother Jando. Go ahead. Okay, uulitin ko yung tanong. Yes. Ayon sa Deuteronomy 4:2, huwag dagdagan ng mga iniutos. Tinatanggap mo ba, Gilyar, na ayon sa iniutos na mga hinti lamang na nasa loob ng Israel ang inutusan? Oo o hindi? Kasama lahat. Numeros 16:15, ang kautusan sa Udyo ay hindi kakaiba sa kautusan ng hintil. Huwag mong baguhin ang Bible, bro. Pagkasala ka sa Diyos niyan, may atraso ka. Time ito na. Po, ang kautusan para sa lahat ng tao. Oh, Reverend Father, Reverena, Father pa. Oh, para sa buong tao yan, buong katauhan. Oh, pataas ang rango sa iyo ito. Ito, picture.
Sinabi niya angkaw to son, kasama ang Sabat doon para sa lahat ng tao, bro. Oh, you know, hindi kasi kompleto ang impound eh, pagtanong eh. Ang tinatanong, admit ba, tanggapin mo ba, tanggapin mo pa, pero hindi mo kinukuha yung buong kwento. Time. Okay, time. Maraming salamat, Brother Gilier Pacanyan ng 777 Calvary Brigade. Isang defensor adventista sa pagsagot sa mga maiinit na tanong na galing kay Brother Jando ng Seventh Day ng Catholic Faith Defender. Brother Jando from Catholic Faith Defender, ready ka na bro sa iyong 10 minutes na negative stand? Ready na bro. Okay, timer ready? Yes, ready. Okay, the hell timer is ready. Brother Jando is ready. Go ahead, Brother Jando. Ginamit niya po kanina yung Exodo chapter 20 verse 2, verse 8, pero hindi niya binasa yung nasa verse 2. Ano ba sinasabi kasi sa verse 2? Sabi dito sa ano sa verse 2, ito, sabi nito sa Exodo chapter 20 verse 2, ayon dito, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Sa pag-aaral po ng Biblia, kailangan nating malaman kung sino ang kinausap, sinong nagsasalita, at kailan sinabi ang pangungusap. Kailan ito sinabi? Ito'y ginanap, wala pang Christian. Ano? Wala pang Christian. At saka, ang inutusan dito, yung inilabas sa lupain ng Ehipto, ang naguutos yung Diyos. Ano ba ang inutos ng Panginoon doon sa kanyang ipinalabas sa lupain ng Ehipto? Alalahanin mo ang araw ng Sabat para ipangilin. Sino inutusan? Yung inilabas sa Ehipto. Kaya nga kanina tinatanong ko, sangayon ba siya sa Deuteronomy 5:15, at iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. Ikaw ay naging alipin. Wala pong record na ang Pilipinas ay kasama sa naalipin sa Ehipto, ano? At ikaw inilabas ng Panginoon ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo. It is ano, hindi siya plural, ang sinabihan ano, specific talaga. Kaya't iniutos sa iyo, hindi inyo. Iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Sino yung inutusan dito? Yung na inilabas sa Ehipto. Isang beses lang po ito iniutos ng Panginoon. Ha? Isang beses lang po at hindi na inulit pa. Malamang tinalakay ng iba, pero hindi yun ang aktual na pag-utos. Ang aktual na pag-utos ay nangyari, wala pang Kristiyano. Ngayon, ginamit niya ngayon Marcos 2:27. Ayan, ginamit niya ngayon yung Marcos 2:27. Unang-una, hindi po Kristiyan ang kausap diyan ni Kristo kundi yung Pariseo, ano? Basahin po natin yung Marcos 2:24. Ayon dito, sa Marcos 2:24, some Pharisees said to Jesus, "Why are your followers doing this? It is against the law to pick grain on the Sabbath." Sinong kausap ni Kristo dito? Yung Pariseo, ano? Yung Pariseo, hindi po yun Kristiyano. Anong sinabi sa 27 na paboritong-paborito nila? Then Jesus said to the Pharisee, "The Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath." People were not made to be ruled by the Sabbath. Yung kaibigan natin, they were ruled by the Sabbath. Kahit yung pag nagkataon na may graduation day, tumama sa Sabado, yung kanilang mga anak hindi makakapaso sa school kasi
they were ruled by the Sabbath. So paa-absentin yan kahit na hindi tumanggap ng diploma ano sa actual na graduation day. Ganyan sa SDA. Meron ako yung kasamahan nung panahon ko na yung anak niya graduate na sana pero hindi nakapaso. Bakit? Kasi Sabbath. Ayun. So they were ruled by the Sabbath. So, unang-una sa Marcos 2:27, Pariseo kausap at ang Pariseo hindi Kristiyano. Ngayon, ginamit naman niya yung alalahanin yung sinasabi sa Malakias 4:4. Ano bang sinabi sa Malakias 4:4? Ito, sayin natin na. Ayon sa Malakias 4:4, alalahanin ninyo ang mga itinuro ni Moises. Ang mga tuntunin at kautusang ibinigay ko sa kanya sa bukid ng Sinai upang sundin ng bansang Israel. Ano yung ibinigay doon sa bundok ng Sinai para sundin ng buong Israel? Yon ay walang iba kundi yung 10 utos at ginamit niya kanina ang 10 utos para maggawin niyang depensa yung 9 na utos para maipalusot yung Sabat, ano? Hindi nila kayang tindigan yung ano eh, yung Sabat kung hindi sila gagamit ng 9 na utos. Hindi nila kaya yun, yung Sabat lang, yung 9 na utos, hindi nila kaya yun. Ginagamit nilang parang shield yung 9 commandments, ang Sabat nasa loob, para makapasok, gagawin nilang shield yung 9. Hindi nila kaya tindigan ng Sabat na walang shield, ano? Next, yung mga apostol mismo sa Mateo 12:1-6, eh, kung babasahin po natin yan, hindi nangili ng Sabat ang mga apostol. Actually, ayon po dito sa Mateo 12, kung babasahin po natin ano, isang araw ng pamamahinga, dumaan sina Hesus sa triguhan, nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yon. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila, tingnan mo ang mga ginagawa ninyong mga alagad. Mahigpit niyang pinagbabawal ng kautusan sa araw ng Sabat. So, yung mga Christian hindi sumusunod sa araw ng Sabat. At sad to say po, ito po ay itinuro din ni San Juan sa kanyang mga disipulo. Isa sa kanyang mga disipulo, si Saint Ignatius. Ano ba ang sinabi ni Saint Ignatius patungkol dyan sa pangingili ng Sabat? Yan ba ay sinusunod ng mga Kristiyano gaya ng sinasabi nila na ang first century Christian daw, ang mga early Christian daw, yung mga Sabbath keeper? Yan ba ang nag-i-exist sa reality o exist lamang sa isip ng mga Sabadistang SDA? Basahin natin ang history. Ano ang tinuro ng disipulo ni Apostol Juan? Ano ang gawain ng mga Christian? Ito. Chapter 9 sa Letter to Magnesians by Bishop Ignatius of Antioch. Sabi ni Bishop Ignatius, if therefore those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. Si Bishop Ignatius, successor yan ni St. Peter doon sa Church of Antioch. Sa Church of Antioch, unang tinawag ang mga Kristiyano na Kristiyano. At kung titingnan natin ang list of bishops of Antioch, nangunguna si San Pedro, sumunod si San Evodio, sumunod si St. Ignatius. Itong St. Ignatius na ito, disipulo ito ni Apostol Juan. Ang naglukluk kay St. Ignatius sa upuan ay isang utos na inihabilin ni San Pedro bago siya namatay. Naghabilin siya ng kautusan na kapag natapos na ang termino ni St. Evodius, ang papalit ay yung disipulo ni San Juan na St. Ignatius. At si St. Ignatius na nagsabi, ang mga Christians was no longer, ha? Early church father to, ano? Disipulo ni Apostol Juan, ang mga Christians was no longer observing the Sabbath, but living in the accordance of the Lord's Day. Yun, so they were not observing the Sabbath. Oh, ngayon, sa Israel, ang mga Kristiyano ba sa Israel,
Nangingilin ba ng Sabado? Eto, kuha ako ng isang video patunay na hindi nangingilin ng Sabado ang mga Christian sa Israel. Anong araw daw sumasamba? Yan na. Anong araw daw sumasamba dyan sa Israel ang mga Hudyo na naging Kristiyano? Kinain. Sabi ko sa linggo na bro, actually merong kwento nga dito. Linggo na. Sabi kasi ni Celebran na sa Israel daw wala daw ling nagsasamba ng linggo dyan, Sabado lahat. Buti na lang andyan ka, nagpapatunay. Ngayon, sino ang mas kapanipaniwala? Yun bang nandoon sa aktual na Israel o itong hindi man lang nakatapak sa lupa ng Israel? Ako, mas maniniwala ako doon sa ano, sa living evidence natin doon sa Israel, ano? Andoon si Brother Jovan. Andoon si Brother Romel Tembevilla. Nagpapasa ng ano dito ng information. Kasi tinatanong ko sa kanya, sa Israel ba totoo ba yung sinasabi na ang ano, na ang sa Jerusalem there were three Sabbaths, Friday for Muslim, Sunday for Christians. Tinatanong ko yun kung totoo ba. Eto, pakita ko sa inyo yung ano, ha, yung okay time next. So brother Gilier Pacanier, ready to roll out? Yes captain, ready. Sabi ko nga ba, okay, pakinggan natin mga kapatid, from 777 Calvary Brigade, Seventh Day Adventist Church is the defender. Brother Gilier Pacanya, kung ready ka na, go ahead. Okay, unang tanong ko sa aking kaibigan na si Sando. Ang tanong, oo o hindi? Ang Saturday Sabbath ng mga Hudyo at Isday, umiiral pa ba rin ba hanggang ngayon? Oo o hindi? Parang may nag-i-eco, bro. Okay. Ulitin natin. Time pause. Okay, ulit ang tanong. Okay, pakireset yung time, brother. Pakireset yung time. Okay po. Okay. Resetted. Okay, resetted. Go ahead, Brother Gilier. Okay, tanong. Categorical. Oo o hindi? Ang Saturday Sabbath ng mga Hudyo at Isday, umiiral pa ba rin ba hanggang ngayon? Oo o hindi? Oo, umiiral pa yung sa Israel. Pero yung SDA hindi kasali doon kasi wala pang SDA nang inutos sa Israel yon. Next. So ibig sabihin, nag-exist pa pala ang Sabbath? Yes, hanggang ngayon sa Israel nag-exist ang Sabbath. Jerusalem has three Sabbaths, Friday for Muslims, Saturday for Jewish, Sunday for Christians. Pero Christian ang topic mo. Okay, okay, follow-up question. Kung mabasa ko sa sulat sa isang reverend o father na kardinal na ang Seventh-day Adventist Christian at nangingili ng Seventh-day Sabbath, Saturday, aminin mo dyan do, talo ka na. Hindi ko inaamin na talo ako kasi mabasa wala... Mabasa ko sa sulat sa isang kardinal. Objection, moderator, hindi pa ako tapos magsalita. Okay, moderator's time. Okay, time pause ko, kapatid na timer. Meron tayong challenge question, Brother Jando. Ano yung challenge question, Brother Gilier? Sabi niya, ang isda daw, hindi daw kasama sa notusan. Kung may mabasa ako sa sulat ng kardinal na sinabi ng isda ay Christian at nangingili ng Saturday Sabbath at Ama, tatanggapin ba niyang talo na siya? Okay, tapos na maghihinag peace niya. Meron tayong challenge question. Wala to sa rules natin. Whether you like it or not, pwede mo itong tanggapin, pwede mo itong hindi tanggapin. Without any explanation. Bro, okay. The decision is yours. Hindi ko tinatanggap, bro. Wala sa tema yun eh. Okay, next question, bro. Okay, next question. Salamat. Dito sa Pasyong Mahal, ang binanggit dito sa Pahina 5, Santang Iglesia, ito ba'y Kristiyano o hindi? Ang aklat ay Kristiyano. Ang aklat ay Kristiyano. Ang aklat ay Kristiyano, pero ang inutos... Objection mo dito, hindi pa ako tapos. Okay, bro. Gilier, okay. Meron tayong 1-minute rule dito, bro Gilier, after categorical question. Pakihinahon lang. Sana uminahon siya, moderator.
Okay. Ingat ka muna ng mababaw, Bro Gilier. Ang aklat okay. po ay aklat Kristiyano, pero ang sentido pong inutusan ay hindi Kristiyano. So, ang Santang Iglesia dito sa page 5, hindi Kristiyano to. Ayon sa Bi... Inutusan dito eh. Santa Iglesia Bilag. Hindi Kristiyano to. Yes, tama po na Kristiyano ngayong aklat, pero ang inutusan hindi Kristiyano. Ang tanong ko dyan do, hindi yung aklat, yung nakasulat dito Santang Iglesyang Dilag ba? Kristiyano ba ito o hindi? Hindi yan sa Kristiyano kasi oh, sa Biblia wala ka namang naipakita kaninang may Kristiyanong inutusan. Go. Ay, hindi ko sabihin yung Santa Iglesia, hindi Kristiyano to. Hindi yan Christian Church kasi sa Biblia wala ka na ipakitang may Christian inutusan. Yun ang tema, yun ang tindigan mo. Hindi Santa Iglesia ang bilang Kristiyano. Ang Santa Iglesia Katolika ay Santa Iglesia din. Pero sa amin, yung Judaism noong unang panahon na wala pang Christian, Santa Iglesia din yun. Iglesia sa ilang. Santa Iglesia din yon, pero hindi Romano-Katoliko. At yon ang sinasabi sa Bibliang inutusan, wala kang nabasang Kristiyano dyan. Next. Okay, ito. Tinatanggap po ba ito? Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya'y pinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado-Pangilin. Susundin mo o hindi? Yes, ayon sa aklat, ang Sabado'y Pangilin, sa Biblia mo ibatay, ang inutusan, Deuteronomy 5.15, yung inilabas sa Ehipto, Iglesyang Dilag din yun. So, kampi ka na sa tema ko dyan, do, na ikaw kasama Objection. Ka muna sa susunod sa Sabado. Objection, moderator. Objection, moderator. Ang role ng ni Gilier Pacanya ay direct question, hindi mag-side comment. Okay, so okay. Bro, moderator's time. Moderator's time. Objection time natin, Mr. Timer. 6 minutes and 51 seconds remaining for the okay, 6 minutes and 51. So mahaba-haba pa. Bro Jando, yung tanong niya, Bro Jando, ano 'yun? Bro Gilier? O 'yun, sangayon sa question tema na lang kay medyo paano siya na decompose sa akin. Next question. Objection, okay, objection. Sandali lang, Bro Gilier. Alam ko man tanong yun. Baka hindi lang nakuha ni Bro Jando. Kaya pinapaulit ko sa'yo. No, kasi alam ko man, kasama yun sa cross-examination. Okay, ano yung last question mo, Bro Gilier? Next question ko na lang kasi naawa ako. Wala na tayong side comment na ganyan. Next question. Okay. Okay, go ahead. Okay. Sinabi mo kanina, Brother Chando, na sa Marcos 2 ay sabi ng mga Pariseo na sila ay lumalabas sa Sabat. Sino ba papakinggan mo? Pariseo o si Kristo na practitioner sa Sabat? Tagot. Okay, pareho silang tinatanggap na nagkasala, na mali, hindi tugma sa Sabat yung ginawa ng mga apostol. Ang deklarasyon lang ni Kristo doon, hindi nagkasalang mga apostol kahit alam ni Kristong nilabag nga ng apostol ang kautusan ng Sabat. Ibig mo bang sabihin, kinakampihan nila ang pagkakamali ng mga apostol? Tama o mali? Kinakampihan nila ang pagkakamali? Itong sagot ko, gaya tama na sinasabi. Tama na... Yun nga, nilabag ng mga apostol ang Sabat. Kaya nga sabi ng mga Pariseo nagkasala, pero para kay Kristo hindi nagkasala ang mga Kristiyanong lumabag sa Seventh-day Sabat. Okay, ito yung tanong ko. Si Kristo, hindi siya nagkasala nung nilabag niya ang Sabat? Sa paningin ng Pariseo, ha? Ayon kay Juan, si Kristo'y pinapatay kasi sinira niya ang araw ng Sabat. Yun ang mapabasa. Okay, salamat sa sagot. Kung mabasa ko sa sulat ni Reverend Father Paolo Perlo na hindi sinira ni Kristo ang Sabat, tatanggapin mo dyan doon, natalo ka. Reverend Father ang kukontra sa iyo. Okay, napakagandang tanong. Napakagandang tanong.
Yung tinutukoy na Reverend Father na hindi niya sinira ang araw ng Sabat at sinabi sa Biblia na sinira niya ang araw ng Sabat, yung hindi sinira, yun ang nasa Israel hanggang ngayon pino-observe ng Israel. Hanggang ngayon ino-observe ng Israel yun, yung Sabat na yun. Ano? Pero yung ginawa niya na pero yung objection, hindi pa ako tapos. Objection moderator. Pwede ba pakalma? Yes, go ahead. Pwede ba pakalmahin mo yan si Gilyer kasi masyadong nagsasalita pa ako. Okay. So, mga debaters, no? Isa-isa lang tayo dito, isa-isa lang. Hintayin natin yung timekeeper na magsabi ng time. Okay? Hintayin natin yung timekeeper. Kasi hindi man ako timekeeper ngayon, purely moderator ako. So, yung timekeeper ang may authority ngayon na magsabi na time. So, objection time, brother timekeeper. Okay. 4 minutes and 32 seconds remaining. Okay, so you still have 4 minutes and 32 seconds, brother Gilyer. Mahaba pa yung katanungan to. Go ahead, brother Jendo. Okay, yung sinutukoy doon na hindi sinira ni Kristo yung araw ng Sabat, yon ang sinusunod ng mga Israelita hanggang ngayon. Ang ibig sabihin ng Biblia doon sa sinira niya ang araw ng Sabat, hindi applicated kay Kristo yung seventh day Sabat. Yon ang ibig sabihin doon. Oh. Alam ka ngayon ang... Ibig mong sabihin, Brother Jando, si Jesus masunurin. Hindi sinira ang Sabat. Hindi bro. Mali bro, mali. Mali bro, si mali. Okay, time. Sasagot pa ako. Okay, moderator's time, moderator's time, moderator's bro, time. Bro, hindi ako nakapagpaliwanag. Sinasabayan kasi ako. Okay, moderator's time. Question brother Aguilar. Yun ba, klaruhin ko ito kahit medyo napansya dito eh. Ito, klaruhin ko ah. Sino ba ang pakikinggan mo doon, Jando? Yung pariseo na sinira ni Jesus yung Sabat? O, hindi pa rin sinira ni Jesus yung Sabat? Ano bang tama doon? Ang hindi sinira ni Kristo na Sabat, yung ino-observe ngayon sa Israel. Pero sa sentido na sinasabi sa Biblia na sinira niya ang Sabat, si Juan ang nagsabi noon, hindi pariseo, ano? Yung sinira ang Sabat. Kasi si Kristo has authority over the day of worship. The Son of Man has authority over the day. So hindi siya pwede sumailalim o maging masunurin kasi higit siya. He has authority over the day of worship. So hindi siya ilalim. Huwag mong ipalitaw na masunurin siya. Okay? Okay. Follow-up question, nakakalito. Sabi ninyo, sinira ni Kristo yung Sabat? Yes. E ngayon, pinapakita mo na ngayon, masunurin pala siya. Hingili ng Sabat. Saan ba talaga ang standard dyan? Sinira niya ang Sabat? O, nangingilin? Kung hindi niya sinira, bakit hindi tayo nangingilin ng Sabat? Ito po sagot ko. Ito po ang sagot ko. Sabi mo, bakit? Itong sagot ko. Ayon sa Juan 5:18, hindi kami ang nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan, si Apostol Juan. Sabi ni Apostol Juan, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, hindi kami nagsabi si Apostol Juan, ano? Huwag mo kami pagbintangan. Oh, si Juan ang nagsabi, hindi kami. So, ibig mo sabihin, si Juan, may planong batuhin si Kristo? Tama ba ako? Objection moderator, lumabas sa topic. Lumabas sa topic. Moderator's time. Yung rule number 10 natin, lahat ng katanungan ay naaayon lang doon sa tema natin. Ibig sabihin nun, napamahayag man yan o wala, basta yung katanungan natin naaayon lang sa ating tema. Okay? Continue, okay. Brother Gilyer. Objection time? Ano oras? Time remaining? Brother moderator, brother timer? 2 minutes and 14 seconds remaining for the negative okay, side. Bro timer, paki-alarm if nasa 1 minute and 30 seconds na tayo or less than 1 minute and 30, paki-alarm ako. Okay po. Maraming salamat. Continue, Brother Gilliam. Okay. Ang aking tanong, Brother Jando, naniniwala ka pala na si Juan ang namaratang na si Kristo ay hindi nangingili ng Sabat dahil sinira niya ito at si Kristo ay hindi galing sa Diyos. Tama ako, mali? Mali, wala akong sinabing ganyan. Ano? Clear? Tumigas ka. Sabi mo kanina, ang nagsira ng religion, so naniniwala ka pala na si Juan ang may balak na sinabi, at nagsabi kay Kristo na siya ay
sinira niyo yung Sabat at hindi galing sa Diyos? Oo, hindi. Tinatanggap ko na si Juan ang nagsabi. Hindi namamaratang si Juan. Ah, ano yun? Galing sa Diyos si Cristo din? Hindi, ang galing sa Diyos. Moderator's time, no? Moderator's time, moderator's time. Bro, Gilear, wag mong dadagdag aputol-putolon yung tanong mo. Kasi pag nagtanong ka, sumagot si Jando, then may tanong pa pala, parang malilibog na tayo niyan, no? Malilibog tayo. One whole question para sagutin ka ni Bro Jando. Moderator, okay. Moderator, yes. Kasagutin ko yun, naintindihan yes. ko yung sinunod niyang tanong, kasagutin ko diretso. Ah, sandali, ano lang natin, ipa-reconstruct na lang natin, Bro, no? Ipabuo natin para for the sake sa mga nakikinig. Kasi baka maraming magka-misinterpret. Bro Gilear, buong tanong sa pinutol-putol mo na mga tanong, pakibuo. Hindi na lang, pagbigyan ko na lang si Brother Jando kasi mahal ko naman yan. Ibang question na lang. Ulitin mo yun, bro. Maganda yun. Ulitin mo yun, bro. Ulitin mo yun. Bro Gilear, sandali, Bro Gilear. Pinapaulit nga sa'yo. Ulitin mo yun. Huwag mong palitan. Hindi, ulitin mo yun. Ulitin mo yun para mapakita natin. Okay, so... Okay, so, pa-present na tayo. Dito sa... nawa ko dyan. Kaibigan ko yan eh. Sige, page 84. Sabi dito, with the Seventh-day Adventist, also known Sabadista, who still celebrate the Lord's Day on Saturday? Brother Jandro, tanggap po ba itong sinabi ni Reverend Father Pirlo o hindi? Okay, totoo yung sinasabi ni Reverend. Kaso nga lang, hindi kayo... Objection, moderator. Objection. Yes, pwede ba? Pakalmahin yan si Gilear kasi nagsasalita ako sumasabay. Sa pagkakaalam ko po kasi yung kanyang klaseng ugali, kabastusan yan, di ba? Okay, Bro Gilear. Ano lang tayo, Bro Gilear? Yan yung isa-isa lang, no? Isa-isang magsasalita lang. So, hindi natin kakalimutan na ang rule number 5 natin, ang rule number 7 natin is this is a religious debate. So, dapat yung religious essence nito dapat manatili. Okay? So, yes, Captain. Okay, so after mong sagutin yan, Brother Jando, last two questions na lang, Brother Gilear. Go ahead, Brother Jando. Okay. Totoo na ang Seventh-day Adventist nangungopya, kinokopya lang nila, nangingilin sila ng Sabat. Pagkopya yon, iba yung pagkopya sa inutusan talaga, ano? Kaya ang tema mo kasi is for Christian. For sila inutusan is for Christian, yun ang tema mo. Wala kang sinabi sa tema mo na ang Sabado kinokopya ng Christian. Iba yung kumukopya lang sa talagang inutusan. Stick ka sa tema mo, Brad Gilear. Huwag kang lumabas. Oy, panyo na. Ano yun? More panyo na. Yung out of panyo ng sinasabi. Okay, ito. Last two questions. Last two questions. Yes. Last two. Okay. Brother Jando, dito sa Lucas Abe, itong Kristo na pumapasok sa sinaguga bawat Saturday, ito ba yung Kristo na sinusunod mo? Oo, hindi. Objection, moderator, out of topic. Ang topic niya, Sabbath is for Christian. Hindi kung Sabbath keeper ba si Kristo, hindi. Objection, moderator. Okay, Bro Gilear. Okay, moderator's time. Bro Gilear, you still have two questions. Paki-reconstruct na lang, Bro Gilear. Reconstruct your question. Okay, reconstruct natin kasi malapit. Patigan natin. Ito bang Kristo na pumapasok sa sinagoga every Saturday? Ito ba yung founder mo, Brother Jando? Ganun pa rin. O sige, oo. Sagutin ko na lang kahit out of topic. Ay, salamat. So Brother Jando, naiwala. Ang topic pala ngayon, sumusuporta ka pala sa topic ko. Hindi, kasi ang pinasukan ni Kristo doon, sinagoga yon. Ang sinagoga ay house of worship ng Judaism, hindi ng Christianity. Pero tinanggap mo na okay, eh. Okay, time, wala nang oras. Analo na, last question na yun, Bro Gilear. Maraming salamat. Wala na, Bro Gilear. Tapos na. Dalawang, nagbigay na ako ng two questions. No?
ubos na ang last two questions mo. Okay, maraming salamat, Brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender Team Maria, sa lahat ng sagot sa mainit na katanungan na ibinibato ni Brother Gilier Pacanya ng Seventh-day Adventist Church, founder ng 777 Calvary Brigade. Ngayon, diretso na tayo sa ating rebuttal. 5 minutes lang ang rebuttal natin. Timer, pakiset sa 5 minutes. Kasi meron pa itong cross-examination after sa 5 minutes na rebuttal ni Brother, ng mga debaters. From the 777 Calvary Brigade, Brother Gilier Pacanya, isang defensor Adventista, ready na bro sa iyong 5 minutes rebuttal? Okay, fire when ready, Brother Gilier. Salamat, Kapitan. Pinapakita ng ating katunggali na si Brother Jando Alabado ng Adventist, hindi Christian. Pakinggan natin ang sinabi ng Cardinal James Gibbons dito sa kanyang Catholic Mirror, September 23, 1893. Sabi dito sa page 5, "The Seventh-day Adventist is a Christian's new miracle view." Wala na. Pagkalaban na kayo ni Cardinal James Gibbons, have also selected the same day. The Israelites and Adventists both appeal to the Bible as a divine command, persistently obliging the strict observance of Saturday. But the Adventist, who is Christian, inulit ko naman itong kasabi, accepts the New Testaments on the same ground as the Old. So hindi tinanggap kasi ng New ang ng mga Hudyo. So mga kapatid, sabi pa ni Cardinal James Gibbons that the Seventh-day Adventist is correct. Cardinal, yung tumapatid. O ano pang palag mo dyan, Virgin, doon na dineclare ni Cardinal James Gibbons ng SDA is Kristiyano. At tama, Saturday keeper ang SDA, wala siyang palag doon. At saka, sinabi mo, nangupya kami. Kailan? Pero ka bang standard reference yan na the SDA copy na mamaratang ka, Brad? Ang tawag yan, plagiarism. Nasabihan mo ang mga SDA na plagiarize. Bakit? Lahat ba, bakit ikaw? Hindi ka ba naman nakaranas ng plagiarism? Kumukupya-kupya ka? Sa totoo lang, Brother Jando, the story of Vincent Ramek, isang attorney. Anong sabi niya tungkol kay Mrs. White? "The writings of Mrs. White was moved me. Let all the people around the world should know her writings. Her writings putting the people coming back to Christ." Imagine, pag mabasa mo doon yung sulat ni Mrs. White, babalik ka kay Kristo, babalik ka sa Biblia. Hindi mayabang si Mrs. White. Wala kang mababasa, "Ako propeta, ako propeta." Mas mayabang pa ang mga Santo Papa, sa totoo lang. Gusto ko, itima mo yan dyan doon yung mga Santo Papa mo. Kasi adami ko ibigay. Objection. Balik tayo dito sa okay, objection, go ahead. Patunayan ko na. Objection. Wait, sandali. Objection. Okay, objection. Objection. May objection. Brother, meron tayong objection. Okay, objection. Taki time pause, Brother Brother Jando. What is your objection? Ang objection ko po, hindi dahil nasaktan, wag mong dagdagan. Nag-objection ako kasi lumalabas ka sa paksa mo. Kung ayaw mo pala akong mag-objection, wag kang lumabas sa paksa mo. Okay, moderator's time. Okay. Rule number one. Okay. Sandali. Objection, moderator. Mahilig siya, mahilig siya mag-side comment, Brother Gilier, okay. Hindi uubra yan, yung taktikang yan. Direct sa iyong topic. Okay, moderator's time, no? Moderator's time. Ibigay ko na yung time sa'yo. Sandali. Kunin mo yung time ko. Sandali, Bro Gilier. No, sandali, Bro Gilier. Painit ka na okay. Tayo, di ba? O, kunin mo yung time ko. Saktan ka eh. Okay, moderator's time. Meron tayong rule number one, saka meron tayong rule number two. Yung rule number one natin, focus lang tayo dapat sa tema. Yung talakayan natin dito, yung lahat ng pag-uusapan natin dito, focus lang tayo sa tema. Well, hindi na dapat natin umabot. Focus lang tema, ang ingay naman niya. Parang ayaw din niya ako sandali, Bro Gilier. Bro Gilier. Okay, relax ka lang dyan, Bro Gilier. Naiintindihan kita. Relax ka lang. Siyang hindi relax. Okay. Bro Gilier, last warning, Bro Gilier. Papatay niya to. Bro Gilier, last warning. Mamute ka talaga, Bro Gilier. Sandali lang, ha. Okay, so rule number one, focus lang tayo sa tema.
yun ang ano natin. Focus tayo sa tema. Lahat ng pamahayag natin from affirmative presentation, negative stand, rebuttal, etc. pati sa final stand, lahat yan covered yan ng rule number one. Focus tayo sa tema. Lahat ng argumento natin sa tema lang hindi dapat tayo pumunta pa sa propeta si Ellen G. White, sa Santo Papa, whatever. Basta dito lang tayo sa ating tema. Rule number two. Pag sinabi ng moderator's time, yung rule number two natin, igagalang natin yung moderator. No, huwag tayo mag-ano. Moderator, pag sinabing moderator's time, tahimik na. At saka rule number seven. Sandali, Gilliam. Sabi ko, religious debate ito, kaya yung religious essence nito dapat manatili. No? So, Defensor Adventista ka man, relax ka lang diyan. Okay? Wag kang madala sa wag mo pairalin yung ano natin, yung emotion natin. Okay? So, time remaining, timer 2 minutes and 35 seconds time remaining. Okay, so direct to the point, Brother Gilliar, 2 minutes and 35 seconds. Go ahead. Okay. Itong katunggali ko, hindi na ito na, dati na siya stay, hindi siya nagtuturo sa Sabat. Pakinggan natin ang Biblia, Ezekiel 22:26, ang mga pare nila hindi sumusunod sa utos ko, nilapastangan ng mga bagay, tinuri kong banal, taras kanila, walang pagkakaibang banal, malinis na marumi, at hindi nila sinusunod ang pagsasagawa ng kabanalan sa araw ng Sabat, hindi nila ako iginagalang. Anong tawag dito sa kanila, ganitong klaseng mga ngaral? 27, sabi nito, sila ay parang mga lobo lumalapa ng biktima. Anong sabi sa Philippians 1:1-3? Beware of dogs. Kasi sa Revelation chapter 22:13-16, ang mga aso ay di papasok sa karyan ng langit. Kasi mag-ingat kayo sa mga ngaral na ganito. Wala nang sapat, ingat kayo dyan. Hindi nga niya kayang ikuan eh. Hindi nga niya kayang panindigan eh. Sabi niya, mali si Kristo. Sabi niya, hindi sinira. Hindi mo maintindihan. Litong-lito itong katunggali ko. Anong sabi, anong talata ibigay ko sa kanya? Ikalawang Pedro, Diyos, 20, sabi dito sa 20. Ipinangako nila na kalayaan ng mga hikayat sila, pero sila mismo ay mga alipin sa kasalanan. Magpapahamak sa kanya sapagkat alipin ang tao ng anumang kumukontrol sa kanya. Ang mga taong nakakakilala na kay Kristo na Panginoon at tagapagligtas at tumalikod na sa kasamaan ng mundo, ngunit at itinapon ang banal na kautusan, masahol pa sila sa dati nilang kalagayan. 1 minute. This is a warning sa mga magbabackslide, at itirahin mo ang Sabat ng Panginoon kasama yun sa banal na utos na i-reject mo. Anong tawag sa kanila? Sila'y mga aso'y kumakain ng suka at baboy kahit linisan mo babalik sa pusali. So that's why dineclared ko ito Operation Bulldog. Kasi mga patid, huwag natin pakinggan ang mga bulldog, mga patid. Kasi ililihis ka sa katwanan, mawawala ka sa landas. No? Hindi papasok sa karya ng langit yung mga yan. Philippians 1:1-3, mga aso, gumagawa ng kasamaan. Ano ang kasamaan? Kasalanan. Ano ang kasalanan? Paglabag sa kautusan. No? Imagine kung maintindihan yung argumento niya, mga kapatid. Hindi niya makayang gibain ang Saturday na nag-exist pa rin ngayon. Inangkin niya, nag-exist. Sinabi pa niya, hindi Kristiyano ang Seventh-day Adventist. Pero anong nangyari? Yung Cardinal James Gibbons umampis sa amin na ang SDA is a Christian sect. That's why, Mr. Jando. Time. Time na. Okay. Yes, maraming salamat, Brother Gilliar Pacanya ng Seventh-day Adventist Church. At saka isang Defensor Adventista ng 777 Calvary Brigade. Okay, so ganina na siya. Okay, so maraming salamat mga kapatid. So, Brother Jando, ready na, Brother Jando to cross? Yes, bro. Timer, 5 minutes, ready? Wait lang po, 5 minutes, ready. Okay, 5 minutes, ready, go. Brother Jando, from Catholic Faith Defender, Team Maria, go ahead when ready. Unang tanong, Brother Gilliar, hawak mo ba ngayon ang sinasabi mong Cardinal Gibbon, September 23, 1893? Nandito, hawak ko. Maaari mo bang ipakita sa amin para makita ko rin? Okay, ito ha. Na. Inayos ko lang ito.
lumang kanyan, magasin. Mm. Catholic mirror. Maaari mo bang i-send yung picture ng sinasabi mong pahina na sinasabi ni Cardinal Gibbons na tama ang SDA? Okay, ito. Maaari mo bang i-send kay Roland Pards para i-send sa akin? Okay, time pause tayo, brother. Time pause tayo, timer. Wait lang ha, wait lang. Saglit lang muna. Bigyan natin ng 2 minutes si Brother Gilliar to send. No? Yung paano ba i-send? Picturan. Wala ko isang cellphone eh. Ah, okay. Wala. Wala siyang maipakita, no? So, palitan ko. Oh, yan o. Klaro niyan. Hindi mabasa, bro. Okay. Okay, next tayo, bro. Next question. Okay, time resume, go ahead. Meron mabasa. May check na ako ngayon. Okay, go ahead. Hindi niya pwede sabihin hindi mabasa ito. Ito, Mr. Jando, intay ka. Ang sinabi ko, wala ka may pakita kasi hindi mo kayang i-send. Okay, ha? Hindi lang maklaro masyado eh. Oh, yun nga eh. Pwede picturean, brother Pard? Oh, picturean mo. Picturean mo. 2 minutes. 2 minutes for okay, brother mo. Hindi ma... Bro, hindi. Hindi mabasa, bro. Hindi mabasa. Okay, next. Okay, next question. Next question. May sinabi ba ko kanina na ang SDA ay hindi Christian? Ibig mo ba sabihin, Christiano ng SDA? Hindi. Sumagot ka. Rule mo sumagot, hindi magtanong. Objection, moderator. Objection. Moderator's time. Bro Gilliar, huwag mong sagutin ang pasagot din. Okay, so under cross-examination ka, sagot ka lang, Bro Gilliar, no? Pero yung sagot mo dapat hindi rin patanong. Okay, walang damdam patanong sa dulo. Okay, go ahead. Ulitin ko yung tanong. Okay, time pause. Timer, pakitime pause kasi ulitin ang tanong. Go ahead. Okay, ulitin ko yung tanong. May sinabi ba ko kanina na ang SDA hindi Christian? Okay, yes. Time resume. Ang sabi mo kanina, ito ang sabi mo ha? Ang SDA, nangupya lang. At hindi nababasa daw po sa history. Nangupya lang kami. Okay. Ibig mo sabihin, hindi kami Christiano, sabi okay. Mo. Okay. Pinapatunayan na sabi na din sa isang minuto pa. Okay. Isang minuto pa. Eh, nasapalpal ka ng cardinal mo ng SDA pala, Christian. So, kung Christiano SDA, nangihili ng Sabat, Saturday, ibig sabihin, meron palang Christiano nangihili ng Saturday, Sabat. Okay, sunod na, na tanong. Yung topic mo for Christian, ibig sabihin ba nun inuto sa Christian? Yes, kasi una, ang okay. Sabat ay para sa mga tao. Ang Kristiyano tao na dyan doon, hindi na iro. Hindi yan aso, hindi unggoy, hindi yan baka. Kundi ang Sabat ay para sa tao. Ang Kristiyano, tao. So therefore, para sa kanya ang Sabat. Pero kung may mabasa ako, may Kristiyano na nagsamba sa panahon ng Sabat, aminin mo dyan doon, talo ka. Objection. Okay, so moderator's time. Moderator's time. Masyadong okay. makalimutin si ano moderator si Gilliar rule ang okay, ang tungkulin niya ngayon sumagot. Sandali Gilliar. Okay, may unang nag-objection. Hintayin mong ma-acknowledge ko yung counter objection mo. Go ahead, Jando. Lagi makalimutin si Brother Gilliar, lagi niya nakakalimutan na ang rule niya sumagot, hindi magtanong. Yes, okay. Bro, Gilliar, counter objection? Okay, counter objection ko po. Bakit masyado na siyang namimersonal sa akin? Okay. Sabi niya, nakakalimut ako. Okay. Ayun lang. Okay. Moderator's time. Okay, moderator's time, no? Moderator's time. Bro, Gilliar, yung under cross-examination ka, wala ka sa position para mag-counter cross-challenge question or to have another cross-examination. So, mamaya ka pa, Bro Gilliar. Mamaya na yung cross-examine, yung challenge question mo sa time mo, during mag-cross-examine ka sa kanya. Okay?
So, sagot ka lang, Bro Gilliar. Kasi 5 minutes lang to, Bro Gilliar. Isang pamilok lang ito, isang pamilok. Ha? Okay, so time remaining, brother. Timer? Okay. Ginamit mo kanina, ngayon, sabi mo, ang SDA, nangingilin ng Sabado. Tanong, kailan inutos ng Panginoon sa SDA na mangili ng Sabado? According sa Biblia, nasagot ako, huwag ka muna mag-object ha. Unahan na kita. Ang sabi ng Deuteronomy 29:15, kasama ang absent doon sa kanyang kasunduan at kautusan. Therefore, ang SDA absent doon kasama at ang SDA tao, mga grupo ng mananampalataya na tao ay sa Marcos City. So, ang SDA hindi hayop. So, ang Sabat para sa SDA. Sagot ang tanong, kapatid! Ibig mo bagang sabihin na sa Deuteronomy 29:15 may SDA na? Kasama nga doon sa absent eh. Kasama sa absent, ulitin ko ah. Ang absent wala doon pero kasama na sa kautusan. Ang mga SDA, Kristiyano, at iba pang mga taong gusto sumunod sa Diyos, mga hintil, kasama doon dyan doon. Okay. So, tinututulan mo na ngayon yung sinasabi ng inyong manual na ang SDA nagsimula 1860. Ha? Tinututulan mo na ngayon ang sinasabi ng inyong manual, inyong fundamental belief ng SDA nagsimula 1860. Tutol ka na doon kasi ando pala sa Deuteronomy may okay, SDA na pala. Mag-object na naman ako. Yes, yeah. Go ahead. Kung magtanong siya, no, magtanong ako, ang dami niyang sinasabing out of topic ngayon, out of topic na taon to. Objection, okay. Moderator. Objection. Sagutin ko pa rin yan. Yes, counter, yes. Moderator, counter. Naligaw siya ng landas. Moderator. Counter objection, go ahead. Ang counter objection ko po, pinapalitaw niya kasi na sa Deuteronomy 29:15, kasali ang SDA sa inutusan. Kaya tinatanong ko sa kanya, tutulan ba niya na mali yung sinasabi na 1860 silang simula? Kasi okay. Sa Deuteronomy nandun na pala, so hindi siya out of topic. Okay, moderator's time, no? Moderator's time. Bro Jando, paki-reconstruct na lang yung tanong kasi about na ito sa history ng 70 Adventists. Mm-hmm. So yung topic natin is about Sabbath. So proceed na lang tayo, Bro Jando. Okay. Paki-reconstruct na lang yung tanong. Okay. Okay. Time remaining, timer? 1:22. Okay, last two questions, Bro Jando. Last two questions. Ginamit mo kanina, Brother Gabriel, ang Ezekiel 22:26. Tinatanggap mo ba na ang mga paring tinutukoy dyan ayon sa verse 24 ay sa Israelita o hindi? Israelita, pero sinunod ng Katoliko. Ayan. Okay, sunod. Kasi hindi na kasi kayo nagtuturo about sa Sabbath. Wala nang pinagkaiba malinis at marumi. So, ginawa niyong idol ang mga pare dyan. Sinunod ng mga pare ninyo. Nasagot ang tanong. Next question. Ginamit mo kanina, beware of dogs. Tinatanggap mo ba sa Isaiah 56:11 na ang aso ay mga pastor? Ang mga aso, kapag kahit pastor ka, may mga pastor sa ibang denomination na hindi na nangingili ng Sabbath. Kasama sa pare iyon. Ang mga pare, magkasundo sila. So, yan ang sagot ko. Kami, pastor kami, pero nangingili ng Sabbath, hindi kami pasado sa kalatang yan. O, yan ang sagot ko. Hindi kami pasado dyan, pero may mga pastor na linggo at ayos sa Sabado, sinisira nila. Kagaya ng mga pare ninyo, kagaya mo rin. O, kasama kayo doon. Okay. Maraming salamat, Brother Jan Aguilar Pacanya ng 777 Calvary Brigade. Ay isang defensor adventista sa mga sagot, no, sa pagsagot sa mga maiinit na tanong galing kang Brother Jando ng Catholic Faith Defender. Okay, Brother Gilliar, where are you? Oh, no. Okay, napaday. Nawala mo kasi akong screen. Okay, so from negative star na pala. Brother Jando Alabado from Catholic Faith Defender, ready na for 5 minutes rebuttal? Yes, bro. Go ahead, brother. Go ahead. Ito, may sinabing si Gilliar Pacanya na sinabi ko raw na hindi Christian ng SDA doon sa sinabi kong nangungopia sila.
Mali. Kung ganyan pala ang pagkaunawa, ibig sabihin, hindi niya nalalaman yung kanyang mga pinadaldal kanina pa, no? Ang sinabi ko, ang SDA nangungopya lang. Wala akong sinabing hindi Christian kasi alam ko ng SDA is a Christian denomination. It is not a Christian religion, it is a Christian denomination. Nangungopya lang. Ginamit niya kanina 29:15. Kung babasahin natin yung sinasabi niyang Deuteronomy 29, simulan din sa 14, sabi sa 14, hindi lamang sa inyo ginagawa ang tipang ito at ang sumpang ito, kundi doon sa nakatayo ritong kasama natin sa araw na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos at gayon din sa hindi natin kasama sa araw na ito. O mga anak nila, no? Kung sa Tagalog pa, sa magandang balita pa, hindi kaila sa inyo ang naging buhay natin sa Ehipto. Buhay natin sa Ehipto. Sino ba yung tinutukoy dito? Mga Israelita. Oh? At sa mga bansang nadadaan natin sa ating paglalakbay. Oh. At ang kasunduang ito hindi lamang para sa ating narito ngayon. Sinong kausap dito? Ni Moises, mga Israelita. Mga Israelita, kundi pati sa mga magiging mga anak natin. So Israel pa rin, ano? So nasa di mo tunong kay absent. Oh, kaya pala hindi sila makaano, makasabay kasi absent. Nakakatawa yung sinabi ni ano ni Brother Gilliar, ano? Unang-una yung 29:15, wala siyang kinalaman doon. Ang nasa 29:15 tumutukoy sa Israel at sa mga anak ng Israel. Eh wala ngang lahing Israelita tong si ano eh, si Gilliar. Kung maglagay yan ng resume, nationality yan Filipino, hindi Israel. Hindi rin siya half Israelite. So wala talaga siyang connection, ano? Pero gumagamit siya ng mga talata puro out of context. Sinabi niya kanina, ayaw niyang ibalik yung tanong niya tungkol doon sa si Kristo daw sumunod sa utos. Ayaw niyang balikan yon. Bakit? Ayaw niyang absent daw. ayaw niyang ibalik yung tanong na yun kasi babasahin ko ang inutos kay Kristo, hindi pangingili ng Sabat. Jes 18 ng Juan, sabi dito, walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Ang utos na kanyang tinanggap, hindi mangili ng Sabat. Ha? Ngayon, ginamit niya ngayon kanina ay Lucas 4:16, ano? Yung Lucas 4:16, sinagoga 'yon. Ano ba yung sinagoga? Simbahan 'yon ng mga Judaism. Eto sabi dito, dictionary.com, synagogue, a Jewish house of worship, often having facilities for religious instruction. The Jewish religion, Judaism. So si Kristo pumasok sa Judaism, hindi sa Christian. Oh, ngayon, ginamit niya beware of dogs. Natawa ako dito sa beware of dogs. Eh ang pinapakita ng Biblia na ang dogs, pastor. Eh kaso si Gilliar meron tong pastor eh. Oh, sa amin pare. Ito ngayon. Sa Ezekiel 22:26, gumamit siya doon para patunugin yung pare. Ang hula, hindi yung hula eh. Actually, hindi yung hula yun, ano? Hindi yun hula yung Ezekiel 22:26 kasi kaganapan yun na aktual na nangyari na ang mga pare ng Israelita talagang nagsilihis. Kung babasahin natin yung sinasabi sa Ezekiel 20:21 hanggang 20:20 lang to eh. Ezekiel 20:21, yung mga pare nila nagsilihis sa Sabat. Yon. Ngayon, tayong mga Christian, kasali ba tayo dyan? Hindi. Kaya nga nangopya kasi wala sila nun. At ang 29:15 pambato niya hindi tumutukoy sa Christian kundi sa mga anak ng Israelita. So matatapos lang ang debating ito, wala siyang napatunayan sa kanyang tema. Yan ang ano ko. Sabi ko daw mali daw si Kristo. Wala akong sinabi, ang daming sinabi ni ano no, ni Gilliar na wala akong sinabi. Kung ganito pala mag-unawa sigli sa mga pinagsasabi ko, paano niya mauunawaan yung tema niya? Ni isang talata wala pa siyang nabasa na inutos sa Christian. Sabi niya, para sa Christian, kung para sa Christian, dapat inutos sa Christian. Malakias 4:4, ang kautusan na ibinigay sa Sinai ay para sa Israel. Time. Okay. Okay, time.
Maraming salamat, Brother Jando Alabado, ng Catholic Faith Defender at saka isang membro ng Team Maria. Okay, so Brother Brother Gilliar Pacanya ng 777 Calvary Brigade, Defensor Adventista, ready na bro to cross-examine, Brother Jando? Ready na po. Okay, ready, fire when ready, Brother Gilliar. Okay. Brother Jando, sabi mo kanina, pumasok si Kristo sa sinaguga ay masunurin o hindi masunurin? Sagot po. Masunurin yun sa Judaism, bro. Sinagoga, simbahan ng Judaism yan eh. Ang tema mo kasi Christian, hindi Judaism. Hindi ang Sir Moderator, ang yes. Tema ko kasi si Kristo. Nakalimutan niya si Kristo, founder sa Christianity. Tanong ko ba, pagpasok ba niya dun sa sinagoga, yun ba eh, kanyang pagiging masunurin o hindi? Okay, moderator's time, no? Moderator's time. Baguhin, ato lang i-remind natin yung topic. Resolved that the Sabbath is Saturday still exists for the Christian according to the Bible and references. So, dito tayo sa Sabbath is Saturday, no? Kung existido pa ba sa mga Kristiyano, Brother Gilliar? So, okay, paki-proceed na lang tayo sa tema, Bro Gilliar. Okay, ito yung kwan, tanong. Ano bang kahulugan dyan do sa Kristiyano? Ano bang meaning nun? The followers of the doctrine of Christ. Followers of Christ. Followers of the doctrine of Christ. Doctrine of Christ. Followers of the doctrine of Christ. Sige, pangpalo lang yan. Followers of Christ. Okay. Dito sa Lucas 23 verse 55 to 56, at ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tinignan ang kanyang libingan. At sila ay nagsiuwi. At naganda ng mga pabangwento at ng araw ng Sabat sila ay nagpahinga ayon sa utos. Ito ba yung mga followers of Christ o hindi? Mga followers of Christ yan, bro. Followers ba yan ni Christ o hindi? Followers of Christ yan, bro. So may Kristiyano nangingili ng Sabat? Hindi. So may Kristiyano nangingili ng Sabat? Hindi. Oh, ito. Sabi mo kanina, followers of Christ ang meaning sa Kristiyano. Yes. Ngayon, nagtanong ako dito sa Lucas 23 na may mga babae na naganda para sa libing niya at nagdadali sila umuwi para mangili ng Sabat ayon sa kautusan. Tinanong kita. Yun ba ay followers of Christ? Sagot mo, oo. Mm-hmm. Saan ba tama? Yung una mong sagot o ikalawa? Ito ang sagot ko, ito yung sinagot ko. The Apostolic Church became, ito ay sa SDA fundamental doctrine, ano? National boundaries were discarded, separate. The Apostolic Church became an independent organization separate from the nation of Israel. Ayon naman sa World Book Encyclopedia, the Christians gradually divorced to the religion of the Jews, Judaism. So, yung binasa mo, hindi pa sila gradually divorced nun. Ha? Ngayon, divorced na talaga. Okay? So, ang tanong ko, Brother Jando, yung divorce mo na nabasa sa SD, yun ba ay pinotol mo o sa iba na naman yun, kinuha mo yung ibang kwan? Hindi. So, pagkaulugan sa divorce sa ibang libro. Ito, basahin natin ulit. Oh. Ayan o. Oh. The Apostolic Church became an independent organization separate from the nation of Israel. National boundaries were discarded, giving a church a universal character. Instead of a national church, it became a missionary church existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ, make disciples of all nations. Sabi dyan, separate. Sa World Book Encyclopedia, ang Christians were gradually divorced the religion of the Jews, Judaism. So nakipag-divorce. Yung talata mo Lucas 23:54-56, hindi pa sila divorced noon. They are still gradually divorcing. Oh, yeah. Okay. Okay, ano next. Ibig mo sabihin pagkatapos na na-divorce sila is wala nang nangingilin at nagsamba sa Sabbath. Wala na, bro. Wala na o wala na? O wala na, bro. Wala na, bro. Ang
Wala na, bro. Okay, wala na. Babatuhin ka, bro. Sabi ni Romeo Timbervilla, babatuhin ka kapag Christian ka, okay, papasok, okay. Kasi nag objection moderator, di pa ako tong salita. Okay, continue. Okay. Ayon kay Romeo Timbervilla na nasa Israel, babatuhin ka kapag Christian ka papasok kasi sinagoga kung hindi ka Judaism. Kaya hindi. Next. So, ito naniniwala okay. Kasi pa. Moderator style, madali lang, bro, Gilier. Time remaining natin, brother, timer? 29 seconds po. Okay, 29 seconds. Okay, bro, Gilier, hindi tayo hindi tayo nagbigay ng last two questions. Bigyan kita ng last two questions para sulit. Go ahead. Sige. Okay, last two questions. Ito yung question ko. Kung mabasa ko sa'yo, brother Jando, ito challenge lang ha, na may Kristiyano pa nangingili ng Sabat after namatay si Kristo, minimum talo ka. Hindi ako talo. Kasi ba talaga, litra po litra? Hindi ko aaminin, bro, kasi wala ka namang nabasa na inuto sa Christian. Iba nga yung nasa tema ako. Objection, Mr. Moderator. Okay, moderator's time. Objection. Okay, moderator's time. Sandali, bro. Challenge question kasi ito, brother Gilier, no? Tapos sabi niya, hindi niya tatanggapin. So, bro Gilier, hindi niya tatanggapin. So, challenge question ito. Okay? So, challenge question man to, tapos hindi niya tatanggapin. Pakinggan muna natin yung explanation niya. Bakit hindi niya tatanggapin ang challenge question mo? Ito, brother Jando. Hindi ko tatanggapin, bro, kasi iba nga yung nangingilan ng ngopya sa inutusan. Ang topic niya kasi, bro, inutusan. Tanong ko sa kanya kanina, yung bang for Christian at nasa tema mo, yun ba ibig sabihin inutusan? Sabi niya, yes. Siya, Mr. Moderator, binago ang tema. Wala akong binago. Yes, moderator's time. Alam mo, hindi ako. Sandali, bro, Gilier. Bro, Gilier, sandali. Sabi ko nga, hindi niya tatanggapin ang challenge question mo. Explanation to. Hindi siya pwede magsalita ng marami. Hindi, explanation lang to. Sandali, brother Gilier, explanation to para maintindihan natin bakit din niya tatanggapin. Ganun lang. Yan, meron ka pang two questions, bro Gilier. Kasi hindi niya tinanggap. No, meron ka pang two questions. Go ahead, bro Gilier. Mr. Moderator, ang reklamo ko kasi, ang objection ko, bakit sinabi niya, inuto, para man yung kasulat doon, para sa mga Kristiyano. Bakit kailangan, bakit utusan ka ng tatay mo ng tuyo? Kailangan pa ba isulat? Okay. So, mali ko ba sagutin, moderator? Okay, go ahead. Kasi, yung tema niya kasi, tinanong ko siya kanina, moderator, narinig naman yun ng lahat, ano, yung bang sa tema mong for Christian, ibig sabihin ba nun inuto sa Christian? Sabi niya, yes. O, yung mangingilin na nasa loob sinagoga, mga ano naman yun, mga Judaism naman yun, ayun sa ano, sa Good News Bible. So, hindi yun ang tema. Ang tema niya kasi, inutos, kaya nga for Christian eh. Iba yung nangungopya okay. Lang sa inutusan. Okay, moderator's time. Nagkagulo tayo sa hindi tinanggap na challenge question. Proceed okay. Na tayo, brother. Last two questions. Okay. Okay, ito ang premise ko, brother Jando. Sana maunawaan ko premise ko. Ang Saturday is part sa panahon or time. Ang question ko ngayon, what is time? Bigyan mo ako ng kaulugan, what is time? Objection, moderator. Ah, madaling ka? Objection, okay. Moderator. Yung tanong niya out of topic na what is time? Okay, bro Gilier, paki-reconstruct yung last two questions mo, bro Gilier, no? This is not about time, okay. Brother Gilier. Okay, ang Saturday time 'yan. No, okay. It's a day. Okay, question. Question pa, Captain. Okay. Dua. Okay. Mr. Tando, kapag ikaw ay may birthday, papayag ka ba na may ibang tao na maglilipat nito? Sagot. Moderator, kapag wala. Kapag ikaw ay may birthday, papayag ka ba na ibang tao ang lilipat nito? Moderator, wala sa topic ang tanong. Happy birthday, Brother Gilier, but this is not the topic, Brother Gilier. Sayang yung dalawang question, Bro Gilier, gamitin mo sa tamang tanong. No, this is not about birthday, Brother Gilier. This is Sabat. Okay. Christian Sabat. Gusto mo talaga sa Sabat, ako. Tanong ko sa iyo, Mr. Jando, ano ba sa Hebrew ang Sabat, Seventh-day Sabat?
Objection, objection. Wala sa topic, moderator. Okay, Bro Giliar, marami siyang sinasabi kanina, Bro Giliar. I-rebat mo yun, Bro Giliar, no? Kasi question ng ito na rebatal. Doon ka mag-focus, Bro Giliar. Ito lang yun, just guessing. At saka, sandali, Bro Giliar. Ulitin ko lang, si Brother Jando is a negative, no? Negative siya. No, alam naman mo naman kapag negative, Brother Giliar, hindi yan maka-affirmative. Kaya go ahead, Bro Giliar. Okay, question. Pag si Jando, pakinggan mo pa, pag si Cristo pumapasok, kasi kinakalala mo siyang founder eh, pag pumasok siya sa sinagoga at kinamayan kanya, halika, sama ka, pupunta ka ba doon, sasama ka ba? Hindi, kasi hindi naman Christian Church ang sinagoga. Hindi ang tanong. Hindi nga. Creator, sagot ko, hindi nga. Kasi hindi Christian Church ang sinagoga. Ibig sabihin, tatalikuran mo na si Cristo pagpapasok sa Saturday sa sinagoga. Last question. Yes. Last question. Kasama ka ba sa langit? Objection, moderator. Okay. Go ahead, bro. Natatawa na ako rito. Okay ka lang, bro. Go ahead, bro. Out of topic, moderator, di ako sasagot doon. Okay, bro, last question, bro. Sabah tayo, okay, wag muna tayo sa langit, bro. Hindi, sana malaman ko lang kung sasama ba. Kung nasaan si Cristo, ay ito, tanong ha. Hey, kung nasaan si Cristo, bro, sasama ka ba niya sa kanya? Kung nasaan siya? Moderator, out of topic na naman. Okay, sandali lang, Brother Giliar, ha. Ako na lang sasagot yan, Brother Giliar, pero not counted. Kaya nga tayo naging defensores kasi yung aim natin langit, no? Kaya i-change natin, Brother Giliar. Dito tayo sa Sabat. Okay. Brother Jando, ayon sa libro nito, galing kay Reverend Father Paulo Perlo, naniniwala ka ba na inangkin ng Reverend Father ng Sabat na Saturday ay naabulis o nanatili pa rin hanggang ngayon? Naabolish yan sa Christian, sa Israelita, hanggang ngayon patuloy pa rin yan. Exodo 31:17, ito ay walang katapusang palatandaan ng Israel at ng Panginoon. Kaya sa Israel hanggang ngayon, may Shabbat pa rin, pero hindi Christian ang nagsashabbat doon. Okay? Okay, time. Time. Okay. Maraming salamat, Brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender sa mga maiinit at masayang katanungan ni Brother Giliar Pacanya para sa last part ng ating debate. Okay, so Brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender Team Maria for 3 minutes. Timer, ready na yung time natin? Yes po. Okay, 3 minutes. Go ahead, Brother Jando. Okay, 3 minutes na lang, last father, ang conclusion, tag 3 minutes kami. Okay, so maraming salamat dun sa mga nagko-comment na natalo raw ako. Pasensya na kayo kasi matatalo lang ako kung may naibigay si Brother Giliar na Kristiyanong inutusan. Wala, ang pinatunayan ni Brother Giliar, ang may mga Kristiyano gaya ng SDA na nangungopya. Hindi inutusan. So, matatalo lang ako sa temang ito kung nakapagbigay siya ng talata na may inutusan. Yung ginamit naman niya 29:15 ng Deuteronomy, hindi naman tumutugma sa stand niya kasi yung mga, hindi sila pwede maging absent. Bakit? Pag sinabing absent, existed na sila, hindi lang nakapunta. Kaya absent. Yun ang meaning ng absent. Pero kung hindi ka pa na ipapanganak, hindi ka pwede maging absent. Oh, yon. Kung naiintindihan lang ni Brother Giliar ang ibig sabihin ng terminong absent. Oh, so, yung 29:15 ng Deuteronomy, hindi yung tumutukoy sa mga Kristiyano, yun ay tumutukoy sa mga anak ng mga Israelita na Israelita din. At nandiyan si Romel Tembervilla, nagpapatutuo na ang mga Jewish Christian sa Jerusalem hindi nangingili ng Sabat. Ang mga Jewish Christian sa Israel nangingili ng araw ng Linggo. Nananaginip lang yung mga nagsasabi na mga Jewish Christian daw sa Israel, Sabado daw, mali. Sabi niya kanina, yung Sabat daw binigay sa Christian. Eh bakit hindi makapasok sa sinagoga? Yung palang, reality is better than ideas. Yun.
Kaya yung reality, hindi tumutugma sa tinitindigan ni Brother Gilier pa kanya. Iba kasi ang karanasan nung nandoon sa realidad, dun sa nag-i-interpret lang bate sa kanyang binabasa. Maraming pagkaiba. Brother Roland, i-wave ko na para matapos na yung oras natin kasi dami na ba hindi sa labas. Okay, so maraming salamat Brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender. So proceed na tayo sa last sa ano natin, sa affirmative. Go ahead Brother Gilier Pacanyan ng 777 Calvary Brigade, Last Confession Adventist Church. Okay, nagpasalamat ako una sa Panginoon na na-execute ko ang aking mga pinaghandaan at pinasabog sa tamang panahon. So ito yung magiging dilema ni Jando. Ito yung mga Father Cardinal Monsignor na kumukontra sa kanya. Si Reverend Father Paolo Perlo, si BCP ECCE, Pope John Paul II, Reverend Lawrence Goldner, Bishop of Fort Wayne Leo Persley, Most Reverend Socrates Villegas, Monsignor Manuel S. Bravo, Arcobispo Vicenzo Papaglia, Antonio G. Casas, si Jose Ibel. So wala pa rin, wala talaga, durog talaga sa debating ito ang ating mahal itong dali na si Jando Alabado. So next time, Brother Jando, kasi napatunayan dito, pinukontra mo yung kautosan na nandoon yung sabi. Ayaw ko produce by Pio, no? Ay pagtagayan isang aso na kinain ng sariling suka. Kinuka mo na, pero kinain mo uli. Gaya na isang baboy, pagkatapos mong liguan, eh bumabalik sa pusali o sa lamak. Parang itaw natin nga, lamakan dito sa lapukan. So ano bang dahilan bakit tinawag ni Pedro? Pedro ang tawag ito. Dahil pagdating sa 19:20, sinabi doon, pagkatapos silang malaman ang kaligayahan sa pagsunod sa kautusan. Ngunit dumating ang panahon na kanila ito inaboy. So mahirap kapatid na Jando, kapatid Jando, na galing ka sa SD, tinaboy mo yung Sabat, Saturday. So parang itinaboy mo na rin yung pagiging Kristiyano. Kasi ang founder ng Kristiyano, Jesus, at very generic kayo mag-judge. Pag Hudyo, sinaguga agad ng mga Parsiyo. Hindi ganun. Maraming Hudyo na Kristiyano, kapatid, for your information. At sinasabi niyo pa na, is day, ganito, ganyan, wala doon. Mayroon nga pangako ang Panginoon eh. Doon sa Deuteronomy 29:15, napakaliwanag. Kasing liwanag ng sikat ng araw sa tanghaling tapat na kasama doon ang wala doon. Ganun ang Diyos magbigay ng pangako. Kasi pati absent, binibigyan niya ng blessing. Tamo ba yun? Yung kwan, bakit? Ikaw dyan doon, nandun ka ba sa Exodus, wala ka rin doon. So pwede rin kita idali doon na hindi ka rin pwede maligtas. Kasi wala ka doon, sulpot ka rin. Kasi huwag mong ang word na sulpot, iniba ninyo ang pakahulugan. Very generic. Tayo lahat sulpot. O 1870, August 15, ang Roman Catholic Church nireject ng Vatican. Bakit? Kasi marumi ang kanyang record. Anong bagong pangalan? One Holy Apostolic Roman Church. Saan mababasa? Apostles Discourses and Apostles Creed. Gary H. Clark. Na isang isang matatagang gusa. Time. Maraming salamat. Panalo ang corporal. Gilier, no? Maraming salamat, Brother Gilier, ng 777 Calvary Brigade, Seventh-day Adventist Church Defensor Adventista. Okay, so hanggang dito na lang ang ating debate, mga kapatid, at dyan nagtatapos ang ating mainit na debate ngayong sa mainit na tanghali.